20% lang is the one bedroom, one unit, one bedroom dressed up unit. So it is 47.32 square meters. So ito yung one bedroom flat namin since we also have the loft na one bedroom. So this one, ito yung merong pagpasok mo, may foyer ka, then you have the 180-degree panoramic. So, lahat naman ng units for Twin Oaks, may provision na siya for the fiber optics. So, pwede ka magpa-install ng smart home mo. So, yan, ito. Patulad na itong curtains na ito. Pwede mo siya ipa-install. Additional na nga lang siya. So, this unit boasts the 180-degree panoramic view. Even though you're in the bedroom, meron ka pa rin floor-to-ceiling window glass. So, yun yung kinagandahan niya. Very breathable siya since yun nga, napaka-dami ng pwede mong makitang view. Pag ganito, lalo na pag nasa taas ka, then city lights, talagang ganda siya. So, boy, lahat ng pangyayari sa EDSA, lahat ng traffic, nakikita mo talaga siya dito sa... Tsaka itong 180, no? 180 yeah. Degree is connecting siya sa hanggang sa bedroom. Mamaya ipapakita namin yan. So, dito yung living area mo, then we also have here the dining area. Then yung kitchen natin dito, medyo tago din siya, hindi ganun ka-exposed. Ganito na talaga yung layout ng kitchen natin. So, ayan. Here, at least, meron na tayo yung kitchen countertop and then overhead cabinets. Kasama natin yan. Then, may provision naman na tayo sa range hood. Yun yung kinagandahan niya. Halos, konting dalang idadagdag mo talaga doon sa unit. Then, dito sa part na to, Question lang. Bali sa kitchen, may wall talaga siya. Yes. Okay. So, etong wall na to, to keep it then private, hindi ganun to open. Kasi we have clients naman na ayaw nila na sobrang exposed yung kitchen. So, dito, accessible siya. Madali mo lang siya mapuntahan. Then at the same time, tago pa din yung most of the part ng kitchen natin. So, ito lang din yung unit sa Twin Oaks Place na merong balcony. So, this one, since corner unit siya, meron sa rin balcony. So, maganda dito pag morning, mag-coffee ka lang, you want to read a book, then meron kang magandang view. So, mag extension talaga siya ng window na malaki. Yes. Then, here, we have the bedroom. So, ang bedroom natin, ganito siya kalaki. Then, meron pa rin tayo floor-to-ceiling window glass. So, yun yung sinasabi ni Paolo kanina na kahit sa bedroom mo, meron extension, yes. Extension siya from the living area. Then tayo lang sa Mandaluyong, yung halos ganito yung window glass talaga. Almost half of the unit is made out of glass. So, dyan sa part ni Paolo naman, yung papunta sa toilet and bath natin. So here, may access ka from the bedroom, so pwede mo na lang siyang isara. Then here, dito din yung washing area mo. So, yun naman ang kinagandahan sa one bedroom flat. Kasi lahat ng wet area mo, iisa na lang. So, dito, washing machine mo, then you have here your sink, then yung toilet mo. Then, naka-glass enclosed na din yung turnover condition niya. Tapos, meron ka na din rain-type shower. So, kompleto naman na siya. Then, ang kinagandahan din ito, in case you have guests, pwede mo isara yung door from your bedroom, then dito na lang nila yung access. So, this one is from the floor. Yan. Then, nandito tayo. So, pabilog siya. Yun yung maganda sa layout niya. Sorry. Yun yung maganda sa layout niya. Smooth lang na pabilog. So, yun talaga. Ito talaga siya. Sabi ko kanina, 360, 180 lang pala. 360 pa naman. 360, oh. Pwede mo ito. Buti na 360. So, yan, ito guys, sabi nga ni Shane kanina, itong like, kanina pinakita niya, yung windows, ay yung ano, curtain, sorry, is pwede siyang installan ng for smart home ba? Yes. So, yun yung kinagandahan dito. So far sa akin, sa lahat na nakita kong units dito sa Pilipinas, ito pala yung pinaka high-end na discover ko, na which is yan, may ganyan. Ang kinagandahan pa nito kasi talaga yung location niya. Gitna kasi talaga ng Metro Manila. Then RFO na. So at least ikaw na lang yung hinihintay yung unit. Pwede mo na siyang lipatan. Then, ayun. Good investment din siya. Kasi madami pa tayong i-develop sa area. So, sana sabayan niya din yung pag-appreciate ng value ng properties dito.